kay MV. Ngayon ay matutunghayan po natin ang ikatlong kabanata ng The Wedding. Pero bago nating simulan ang ating istorya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Sa kabilang banda, kung gaano ang takot at luha na nararamdaman ng mga taong nagmamahal kay Alice, doble noon ang nararanasan ng dalaga. Ngayong inalis na ng mga lalaking dumukot ang panyong malalapad na ipinantakip sa mukha niya. Anong kailangan niyo sa akin? Nginig sa takot na sabi ni Alice. Huwag kang magtanong dyan. Hindi ko rin alam ang plano sa'yo ni Bossing. Sagot ng lalaking nasa tabi niya at siyang may hawak ng baril na nakatutok sa kanyang tagiliran. Lalong nanginig sa takot ang katawan ng dalaga, lalo pa't naramdaman niya ang pagsikwat ng baril sa kanyang katawan. Lalo siyang napaiyak, dahilan upang muling sawayin ng isa sa mga lalaki. Huwag kang umatungal dyan! Napilitan siyang hininaan ang pag-iyak. Bukod sa hindi niya kilala ang mga lalaking ito, mukha pang mga nakakatakot. Mukhang walang pinapatawad na buhay. Baka sa halip na buhayin pa siya ng mga ito, ay matulad ang kanyang kapalaran sa maraming rape victims na ibinabalita sa dyaryo. Pero sana, kung papatayin siya talaga ng mga ito, huwag naman sana siyang matulad sa iba na pinahihirapan pa bago patayin. Nang sumagi sa isipan niya si Ivan, lalo siyang nanlumo. Paano na ang kanilang kasal? Ano na kayang iniisip ngayon ni Ivan? Pati na itong trahe de boda niya na isang taon ding hinanda para lang ma-perfect. Heto, may punit na ang laylayan. Kung bakit naman kasi pasalya siyang ipinasok sa van, sumabit tuloy ang laylayan. Talaga nga yatang hindi na matutuloy ang kaniyang kasal. Muli siyang napahikbi. Pare, ano bang plano ni Bossing sa babaeng to? Magkano ba daw ang hinihinging ransom? Biglang napatingin si Alice sa dalawang lalaking nasa unahan na nag-uusap. Gusto rin niyang malaman kung may pag-asa pa siyang makauwi sa kanila. Walang binabanggit na ransom. Sagot naman ng isang lalaki. Basta ipinadukot lang to. Si Bossing na raw ang bahalang magbigay sa atin ng bayad. Palagay ko, inupahan lang ang serbisyo natin para madukot ang babaeng to. Lalong nanlumo si Alice. Mas maganda pa siguro yung hihingi na lang sa kanyang mga magulang ng ransom money. Mas malaki ang tsansa niyang makauwi ng buhay. Pero tulad nitong walang perang involved, anong kailangan ng taong nagpadukot nito sa kanya? Ang kanyang pagkababae? Huwag naman po sana. Taimtim niyang naipanalangin. Kung kay Ivan nga na mahal niya at kasintahan pa niya ay hindi niya naipagkaloob. Sa kung sinong loko pa kaya na hindi niya alam kung anong itsura? Baka mas naisin pa niyang sakalin ang sariling leeg, huwag lang maging biktima. Medyo nagmenor ang kanilang takbo. Puro talahiban, mga bato lang ang nakikita niya sa may bintana nang subukan niyang sumilip mula dito. Oh, piringan mo na yan! At biglang may bumagsak na pulupon ng panali at malapad na panyo sa kanyang harapan. Kinuha naman agad yon ng lalaking nasa kanyang kanan. Hoy babae, humarap ka sa akin! At bago pa siya nakakilos, ay mabilis na nitong naipihit ang kanyang ulo. Kabagal mo kumilos! Dagdag pang reklamo ng lalaki. Lalo siyang kinabahan. Nangangatal sa matinding takot ang kanyang buong katawan. Pakiramdam niya'y umuugang lahat ng kanyang mga ngipin at naninigas ang kanyang lalamunan. Parang kahit gustuhin man niyang magsalita, ay walang lalabas ni bahagyang tinig mula sa kanya. Maswerte ka pa rin bata, at hanggang pagdukot lang ang instruksyon sa amin. Kung hindi, ha, mas mauuna kang makatikim na Gloria kaysa sa boyfriend mo. At hindi lang isang Gloria, apat na Gloria mula sa aming apat. Naghagikhikan rin ang tatlo pang naroroon. Pero pinakamalakas ang sa lalaki nagpipiring sa kanyang mga mata. Ang ganda mo talaga.
Gusto mong sampulan kita? Biglang napaarong sa kanyang kaliwa si Alice. Takot na takot. Opo, opo, please. Gusto niyang sabihin, ngunit hindi niya mabigkas. O pare, ayaw yata sa'yo. Mas gusto sa akin. Sabi naman ng lalaking nasa kaliwa ni Alice na kanyang nagitgit. Shh! Tama na yan! Ayusin niyo yung pagtatali sa bihag! Narinig niya mula sa lalaking nakaupo sa unahan na nagmula ang pagsaway na yon. E di itigil. Ang lagay, nagcha-charity lang kami, diba? Bebe, same mo. At nagtawanan ang lahat. At wala nang nakita pa si Alice. Dumilim ang lahat dahil sa makapal na telang ipinangpiring sa kanya. Kung kaninang nakadilat pa ang kanyang mga mata, ay hindi niya alam kung saan siya dinadala. Ngayon pa kaya? Naturingan lang naman kasi siyang taga Santa Cruz, pero mas madalas siyang nasa Maynila. Dahil sa kanyang pag-aaral, kaya hanggang sa kabayanan lang ang kanyang kabisado. Kung hindi pa naman siya nagkakamali, pagkalampas ng highway ay kung saan sa ang maliliit na kalsada ang kanilang nilikuan. Tapos ngayon, pumasok pa sila sa maraming talahiban. Saan kaya talaga siya dadalhin? Oh, itigil mo sa may burol, sabi ng isang lalaki. Nandito na tayo. Lalong lumakas ang kaba ni Alice. Ngayong naririto na sila sa kanilang destinasyon. Ano kayang kapalaran ang naghihintay sa kanya? Abutin pa kaya siyang buhay hanggang bukas ng umaga? Hoy, babae! Baba na! Dahil nga sa nakapiring ang kanyang mga mata, kakapakapang hinagilap ni Alice ang nakabukas na pinto ng kotse. At sa kanyang pagkakamali, iba ang kanyang nahawakan. Hoy! Nananansin ka na ha? Umugong ang tawanan. Lalong nakaramdam ng takot ang dalaga. Alalayan mo kasi at walang nakikita yan. Gusto mo naman yata kung ano-ano ang nahahawakan sa'yo? Utos mula sa isa pang lalaki. Sayang nga pre, kamay lang ang nadali. Sana iba na lang. Kumapit ka nga sa akin nang hindi ka natutumba. Utos nito kay Alice. Lakad sila. Patuloy pa rin siyang inaalalayan. Madalas ay napapaika siya dahil tumutusok ang kanyang mataas at matulis na takong sa lupang tinatapakan. Buisit na! Dalian mo naman! Para tayo nagpo-prosesyon! Reklamo ng lalaking umaalalay kay Alice. Pagpaahayin mo lang kaya yan kung sandals niya nang nagpapabagal. At naramdaman niya na padaskol na tinanggal ang kanyang suot na sapatos. Gusto sana niyang iigkas ang kahit isa man lang sa kanyang mga paa para makaganti sa bastos na lalaking yun. Ngunit muli niyang naramdaman ang nakatutok na baril sa kanyang tagiliran. Hala, lakad! Bilis-bilisan mo! At hindi ka senyorita dito. Bihag ka dito, intindi? Napaiyak na si Alice. Talaga nga yatang wala siyang kaligtasan. At kahit nandidiri sa lupang inaapakan, napilitan na rin ang dalagang ihakbang ng mabilis ang mga paa. Hanggang sa narinig niya ang pag-ingit ng isang pintuang bakal. Sa tansya niya ay isang malaking gate ang kanilang pinasok. At kasunod rin noon ay naramdaman niya ang nakakapasong init ng semento sa kanyang paa. Aray! Mainit! Hindi ko kayang maglakad rito. Buong tapang niyang naireklamo. Oh! Ibigay ang sapatos! Huwag kang sumigaw! Kalmanteng naisagot ng lalaking umaalalay sa kanya. Nang maisuot niyang sapatos, saka lang siya naginhawahan. Bagamat may ilang pirasong maliliit na bato na sumama sa kanyang mga paa nang isuot iyon, di bali na. Huwag lang siyang magyapak sa mainit na semento. Muli silang naglakad. Pakiramdam niya ay nandyan pa din ang mga lalaking dumukot sa kanya at nakatutok pa din ang baril ng isa dito. Muli siyang nakarinig ng pag-ingit ng pinto. At kasunod nooy, parang lumalakad sila sa isang pasilyo. Hanggang, o dahan-dahan, dahan-dahan ka lang sa paghakbang, bababa tayo ng hagdan. Sabi sa kanya ng isang lalaki.
Gayon nga ang kanyang ginawa. Mabuti nang sa kanya manggaling ang pag-iingat kesa bumalintong pa siya pababa ng hagdan dahil sa kapabayaan ng lalaking umaalalay sa kanya. Bawat hakbang ay binibilang ni Alice kung ilang baitang ang kanyang nalalampasan. At hanggang sa tumigil sila sa pinakailalim ay 7 baitang ang nakarehistro sa kanyang isipan. Mataas rin, nasabi niya sa sarili. Kung namali ang kanyang mga paa, ay siguradong hindi lang bukol ang kanyang makukuha. Kung minalas-malas, baka pumutok pa ang kanyang ulo at magkaroon siya ng maraming pili sa katawan. Pero, ano pa nga bang diferensya noon? Maaaring ngayon ay intact pa ang lahat ng parte ng kanyang katawan. Pero mamaya rin, kapag nakaharap na niya ang tunay na nagpakidnap sa kanya, ay kung ano-anong pagpapahirap sa katawan ang kanyang abutin. Diyos ko! Hindi niya napigilang mapaiyak. He! Ang drama mo! Tumigil ka nga dyan at baka hindi kita matansya at umatake ang pagiging rapist ko. Biglang napatigil si Alice. Ganyan! Magbait ka! Katahimikan ang sumunod. Bagamat may naririnig siyang mahihinang bulungan sa di kalayuan at nararamdaman na lang niyang may umaalali na muli sa kanya, umingit ang pinto at pasalyang itinulak siya sa loob. O, dyan ka! Tanggalin mo na lang yung piring mo. Kasunod nun ay, click! Inilak ang pinto. Walang inaksayang panahon ang dalaga. Dali-dali niyang tinanggal ang makapal na tela na itinakip sa kanyang mga mata. Kailangang malaman niya kung saan siya naroroon. Unti-unting nagliliwanag ang kanyang paningin. Dahil sa tagal ng pagkakatakip sa kanyang mga mata, at noon lang niya nalaman na isang madilim na kwarto ang kanyang kinalalagyan. Parang Bartolina. Walang bintana, maliban sa exhaust fan na nakakabit sa may itaas na bahagi ng silid. Napatingin siya sa pinto. Naroroon ang kanyang kaligtasan. Baka hindi talaga nakalak. Patakbo niyang tinungo ang doorknob. Pinihit-pihit. Ngunit, nangihinang napaupo siya sa lapag. Nakalak nga ang pinto. Wala na nga siyang piring sa mata, pero nakabilanggo naman siya sa silid na yun. Ano ang mangyayari sa kanya? Ano? Nang makita niya ang nangyari sa puting-puting wedding gown, ay lalo siyang nanlumo. Punit na ang laylayan. Sari-sari pang dumi ang nakakulapol sa dating mamahaling tela. Bigla niyang nakapa ang kanyang headdress. Wala na rin doon ang kanyang tiara. Para pala siyang sira sa kanyang itsura ngayon. Kung todo nakatsyara pa siya, gayong punit naman at nanlilimahit pa ang kanyang trahe. Kahit hindi niya makikita ang itsura ng kanyang mukha ngayon, halos natitiyak niyang kula-kulapol na rin ang kanyang makeup. Pinagsama-samang pawis, luha at kung ano-ano pang dumi. Napadako ang kanyang mga mata sa kanyang gawing kaliwa. May nakita siyang kama. Mukhang malambot. Ayos na ayos. Parang sadyang inihanda sa kanyang pagdating. Ngunit sa halip na ikatuwa iyon ni Alice, ay lalo siyang nanghilakbot sa takot. Sa kama bang iyon madudungisan ang kanyang iniingat-ingatang karangalan? Hindi! Matagal siyang nag-iiyak. Hindi niya alam kung ilang oras. Ang alam lang niya'y mugtong-mugto na ang kanyang mga mata at unti-unti nang dumidilim sa paligid. Napakislot siya nang maramdaman ang paghinto ng mahihinang yabag sa labas ng kwarto. Bigla siyang napasiksik sa isang sulok. Tinanggal ang suot na sapatos, mahigpit na hinawakan. Kung sino man ang taong nasa likod ng pinto, ay siguradong makakatikim ng kanyang ngit-ngit. Babatuhin niya ng sapatos. Kaya nang umawang ang pinto at lumabas ang anino ng tao, ay ubod lakas niyang ibinalibag ang mga sapatos. Aray! Tinig ng isang medyo may edad ng babae ang narinig niyang yun. Matapang ka pala. Medyo nakangiwi, ngunit walang mababakas na galit sa mukha ng babae. Sino ka? Tumayo na si Alice.
handang makipagbuno sa kaharap nito kung kinakailangan. Relax ka lang, iha. Walang magagawa yung mga kamay mo sa hawak kong to. At inilabas nito ang isang 45. Napalunok si Alice. Totoong baril yun. Kitang-kita sa itsura. Mukhang hindi kasing bait tulad ng una niyang akala ang matandang babaeng kaharap. Parang sa likod ng katandaan nito'y nagkukubli ang isang uri ng karahasan. Anong kailangan mo sa akin? Bakit niyo ako kinidnap? Sunod-sunod niyang tanong. Maupo ka sa bangko. Mag-uusap lang tayo. Ipapaliwanag ko kung bakit naririto ka ngayon sa aking bahay. Pagmamando nito. Ayoko! Patuloy siya nagsumiksik sa kanyang kinaroroonan. Sagutin mo ko. Sino ka? Ano kailangan mo sa akin? Kung ayaw mong umupo, ako ang uupo. Pababayaan kong mangawit ka dyan hanggang sa ikaw na mismo magka-interes na sundin ang sinasabi ko. Inilak muna nito ang pinto bago hinila ang isang upuan malapit kay Alice. Umupo ito. Ako si Mila Zamora, ang may-ari nitong Villa Zamora. Maaaring hindi mo alam itong lugar na to dahil malayo-layo rin to sa bayan ng Santa Cruz. Pero gusto ko lang malaman mong kilalang kilala kita. Bakit? Anong kailangan niyo sa akin? Wala akong alam na kasalanan sa inyo para gawin niyo sa akin to. Ikakasal ako ngayon, naghihintay si Ivan. Mag-aalala si na mama at papa. Please, pauwiin niyo na ako. Kung magkano man ang kailangan niyo, magagawa natin ang paraan yan. Kung kulangin mas sina papa, pwedeng punan niyo ni Ivan. Mayayaman sila. Mayaman ang mapapangasawa ko. Lumuluhan na naman ang dalaga. Iha, bahagyang lumambot ang mukha ng matanda. Bagamat patuloy na nakatutok ang baril sa dalaga, hindi ko kailangan ng salapi. Kung pera lang siguro ang kailangan ko, hindi na ako gagastos pa ng malaki para lang maipadukot ka. Ikaw. Ikaw ang kailangan ko, Alice. Bakit? Sino ba kayo? Bakit niyo ako kilala? Anong kailangan niyo? Naghihysterical na ang dalaga. Huwag kang sumigaw. Baka akalain ng mga tauhan ko na nilalabanan mo ko. Ikaw rin. Nandyan pa sila sa itaas. Pangbablockmail ng matanda. Napaiyak ng tuluyan si Alice. Isinubsob ang mukha sa dalawang palad. Huwag kang ganyan. Wala namang mangyayaring masama sa'yo. Ligtas ka rito. Hindi ka gagalawin ng mga tauhan ko at lalong hindi kita gagalawin. Sabihin nating hiniram lang kita sa mapapang asawa mo. Paliwanag ni Mila. Hinihiram? Anong palagay niyo sa akin, laruan? Bahagyang natawa ang matanda. Hindi naman. Napakaganda mo para maging laruan lamang. Sabihin nating magtatrabaho ka rito para sa aking anak. Trabaho? Anak? Hindi ako nangangailangan ng trabaho. Parang awan niyo na po. Pauwiin niyo na ako sa amin. Promise, hindi po ako magsusumbong. Wala ho akong sasabihin kahit kanino. Kahit ho kina mama. Kahit pa kay Ivan. Ang bait mo palang talaga. Hindi ka takatakang magustuhan ka ng aking anak. Nabuhay ang curiosity ni Alice. Kanina pa binabanggit nito ang tungkol sa kanyang anak. Kaya't, sinong anak niyo? Nasaan siya? Palabasin niyo! Kaming dalawa ang mag-usap! At sa labis na pagtataka ni Alice, sa halip na sagutin iyon, ay malulutong na halakhak ang isinukli nito. Huwag niyo akong pagtawanan! Sino ang anak niyo? Sino? At dito na po nagtatapos ang ikatlong kabanata ng The Wedding. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.